Good morning po sa inyo lahat mga kabayan. Ngayon po, i-update ko po kayo sa ginagawa pong bahay. Ito po ay bahay nila Ate Irene. Ayan, sobrang saya po ni Ate Irene. At siyempre po, magpapasalamat muli po kami sa sponsor po na nagbigay tulong sa inyo ma'am, in sir, sa inyong company. Maraming maraming salamat po sa inyo. At kinamusta ko na nga rin po dito si Kuya Pipoy dahil nabalitaan ko po ay napakaraming sugat niya dahil lagi po daw itong nadadapa. So, hindi na po mapagsabihan ni Ate Irene. At sabi ko nga kay Ate Irene, tatagan niya lang ang loob at nakakalungkot man dahil sabi ni Ate Irene, siya daw ay nanghihina na. Ano ba ang nararamdaman mo ni Ate Irene? Hina na po ang tuhod ko. Hina na po ko. Nakalog na po. Ngayon po mga kabayan, good morning po sa inyo. Ngayon po ay i-update po tayo sa bahay po nila Ate Irene. Ito po, ginagawa po yung bahay nila. So ngayon po, itong araw na ito ay nagli-reveal na po sila ng bubong, para po sa bubong. Sa taas na yan. Ito po si Ate Irene. Ito po si Ate Irene. No? So bali po dito ay yung harapan po nila. Dito po kami na dumadaan dati nila Sir Paul. Ay meron na po nakabili nito. Meron din nga napapagawa po ng bahay dito. So, ayan po si Kuya Pipoy. Sir, wala akong tinelas. At saan mo akong tinelas nyo? Wala po na. Tangan ng daga. Daga? Di na ngayon, daga? Ay, nangaso. Ay, nangaso. Si Kuya Pipoy, oh. Mamaya. Oh. Anong nangyari sa paa mo? Ako, puro sugat ng paa ni Kuya Pipoy. Ako, hindi kasi nag-iingat si Kuya Pipoy, gala ng gala. Oh, laging nadadapa. Oh. Upo lang ikaw dyan, upo, upo, upo. Upo ikaw. Upo ikaw kasi maglalakad at para hindi ka madapa. Oh. Saan ka papunta? Huwag ka magagala, Kuya Pipoy. Oh, puro sugat ang paa mo. Lasa kami, sibe, sekset kami. Saan ka nadapa? Kaya, kapag natapos na yung bahay nyo, dami mo na sukat sa paa, oh. Tayo sa bahay nyo. Ito yung bahay nyo lang. Ate Irene. Ano po yun? Bim? Bim po sa taas yan, ano? Si Kuya po yung mason po natin magagawa. Ano pangalan nyo, Kuya? Kariyo po, Kariyo. Si Kuya Kariyo. Tapos yung asawa po ni Ate Irene, nagahawa. Maraming maraming salamat po kay Kuya Kariyo. Mason po na tumutulong. Pati yun sa kanyang anak. Anak niya po yung kasama niyo dito? Anak niya po? Ah, pamangkin niya po yung labor po natin. Nagtrabaho din. Ito po ang asawa ni Ate Irene. Kapag wala pong lao, tumutulong din po siya dito. Kakaroon na po tayo ng bubong dito. May mga hero na rin po ito, Kuya? Kasya po yung hero. Anong style po yun ng bubong? Pag ganon? Ah, po. Ah, oo nga, ano. Parang good morning house. Diba, pang mayaman yung bahay pala ni Ate Irene, ay. Good morning house pala ito, Ate Irene. Bait po ni Kuya dahil, ano, kamag-anak ka naman po siya ni Ate Irene. Oh, tingnan po natin kung ano po yung magagawa po natin dito sa bahay nila. Laki po kasi ng bahay nila, eh. Lalagyan pa po ng division nga dito, Kuya? May division pa pala dito. Dito po! Ayan, pinakalababo. Ah, ito po. Pinakalababo na po ito. Ito sa inyo po ito, gagamitin itong ano? Ah, sa taas na po nga po ano? Kung ano. Ang galing ni Kuya mag-estimate ng materialis. Sa bahay nila. So may maraming kulang pa po ito mga kabayan. Wala po pong para dito sa pasasahig. Tapos palitada. Yun. So mga nais po magbigay po ng tulong po sa Kilata Irene para po mapaayos po natin yung bahay nila. Mapaganda. Yan. Sana malagdagan pa po dahil medyo bitin po sa budget. Dahil yun nga po yung mga natulong po natin. Dahil nasinuporta po sa pagkain po nila mga kabayan. Pagkain, panggamot po nila. So, yung pong budget po na
natira ay dito po natin ilalaan po sa bahay po nila. Napakayos po natin. Dahil yung kahilingan po ni Ate Irene ay mapagawa yung kanilang bahay. Ang Ate Irene, no? So, yun po yung iyong kahilingan. Pagawa po ang bahay. Yung pagawa yung bahay nyo. Ngayon, pamana nyo sa mga anak nyo? Ha? Ganyan kasi po. Ha? Sa'yo masaya si Ate Irene, ha? Yung gagawin pala ng sa bahay niyo po ay ano, Good Morning House. Yung pangmayamang style. Yung bubong daw ay... Yung parang katulong sa kanbenan. Hindi ho, ganyan. Yung Good Morning House siya, yung paganyan, tapos may pababa. Yung uso ngayon. Yung usong style na bubong. Oh, yun ang gagawin natin. Hmm. Dito po ay yung division po dito kuya, ano na lang? Yung plywood na lang. May ilang plywood kaya? Para kuya, dalawat kalat mo lang yan. Oo. Dalawat kalat eh. Opo. Kwarto na nila yan, ano? Kahit dalawa na, kahit dalawang plywood na. Opo. Dalawang plywood dito. Kasi ano na po eh, kulang na po sa budget dito sa mga hollow blocks. So baka yun na po magawa po natin dito sa may division po dito. Sa gitna po ng kwarto nila ay ano na lang, plywood lang po yung gagawin natin dito para magkaroon po siya ng kwarto dito. Tapos ito po ay sala. Ayan. Ito bukan lang kusina. At Erin, mga ilang araw na to, sa mga isang linggo pa, makikita natin yung kagandaan ng bahay na Erin. Ano? Masayang masaya si Ate Irene, ha? Masaya po kayo, Ate Irene? Ate Irene? Po. Yung dito sa may taas, kasi tumaas yung bahay nyo. Balalagdag nga ko po yan. Ha? Balalagdag ko po ng tapakan. Gawa, hindi po ako makakapanig. Oo nga po. Papalagyan po natin ng ano. Ng ano, ng... Ang bawa po ala, di bawa ala sa may taas. Opo. Papalagyan po natin dyan ng tapakan. Nadagdag na po. Ano po kasi ito mga kabayan dito? Bumabaha po ito pag malakas po ang ulan. Ano, Ate Irene, bumabaha po dito eh. Kaya tinambakan po. Sino po natambak ito, Ate Irene? Kaya na rin. Tulong-tulong. Eh po, natambak ito, kuya? Uyun yung dati na ito. Tinambakan niya pa. Saan po kayo kumuha at pumanambak? Ayun, ang dami. Buti, binayagan kayo. Ah, ito po yung mga kabayan, kasi yung sa likod po nila, resort na po yan. Yung magandang bahay. Hindi, pag ito po ay napakayos natin yung bahay ni Ate Erin, edi kabilang sila sa may maayos na bahay dito. Ano po yan? Pwede yan buhangin yan o ano? Naho ka na. Pwede po yan mapalitada, hindi? Ah, hindi po pwede mapalitada yan. Panambak lang po talaga. Ay, pwede nyo po tambakan dyan pala o. Si Kuya lang po ang isipag ni Kuya. Kuya Macario, siya nagpapanda. Ay, magbubuhos na po kayo dyan ng para sa ano, ano, beam po sa taas yan? Para po sa bubong. Biga. Biga. Ah, biga po yan, ano? Kasi yung beam sa baba pala. Galing. Nakakatuwa naman po ako. Mayroon po tayong maging success na project po ito. So ito po ay talagang kinamahala po sa akin ni Sir Pulpo dito sila Ate Irene. Gawa po natin yung ating best para makatulong po sa kanila. Maayos. Bago po tayo babalik po ng Quezon, tatapusin po mo ating project po dito sa Batangas na matapos po itong bahay nila. Tapos babalik po tayo ng Quezon dahil marami po tayong tulungan po doon mga kagulayan ng mga nangangailangan talaga ng tulong. So umuwi lang po ako dito dahil magmamahal na araw po. Tapos po ay ito nga at sinisimulan po yung bahay nila Ate Irene. So kailangan din po ma-update po natin sila at sa sponsor, mga sponsor po natin. Kailangan na-update po din po natin na yung project po sa bahay nila. Yan, siyempre po, salamatan ko rin po yung sponsor po na nagbigay po ng materialis. Sponsor po natin. Maraming salamat po sa inyo, ma'am.
Yan, dahil paggawa po natin yung bahay po nila, Terin. Terin, ano masabi mo ulit sa sponsor natin na nagbigay tulong sa inyo? Maraming salamat po. At sabi ko po, wala kang ulang na loob itong napamanaw sa aking mga anak. Sayang masaya. Huwag na ikaw mag-iyak, ha? Hindi na ako sa mapag-iyak. Huwag na mag-iyak, ha? Talagang ano eh, dati rin. Hindi ko nga paano ko kaya. At ang may parang hindi ko na po kaya. Ano ba ang naramdaman mo ngayon, Terin? Hinanap mo ang tuhod ko. Hinanap mo ang tuhod mo? Nakalog na po. So sila at Erin po ay ilang bis na po na napatingin natin ito. Kami po ay pinagamot ng... Oo, pinagamot na BWD ba? Head ng PWD, bukod po po sa inyo. Oo. Sa Laguna. Opo, dinala po kayo. Kami po, kami lang po lahat ang walang nakatang sakit. Wala po nakita, di ba, sa inyo sakit? Isang daan tao po kami. Umalis po kami dito ng Artay sa madaling araw. Dumating ang alas 8 ng umaga. Marami nga pong pasyente. Ay, kami na po ang bukutang. Wala sila nakita. Pero wala binigyan po kami ng wheelchair. Wala po, saka, hindi po kayo nirisitahan ng gamot? Hindi po. Awa na, grabe naman yung nangyari. Sabi po ng mga doktor eh, bakit daw po bukutang kami, magkapatid lang ang walang nakitang sakit. Hindi na po kayo binigyan ng gamot? Hindi na po. Kasi marami po kami binigay na gamot para sa kanila, mga kabayan. Ang totoo nga po niyan, si Sir Paul po ay nag-order pa po sa ibang bansa na gamot para po sa kanila. Yun na po na. Yun na lang iniinom nyo. Wala kayo. Maraming tablet po yun. Tapos mga vitamins. Magdasal lagi ba at yan na. Mahaba pang buhay. Nagdagdagan na. Kung wala naman po posible sa Panginoon Diyos, malay mo eh, pagalingin kayo. Kasi siya lang naman ang nakakaalam eh. Ha? Erin? Iwala lang. Huwag ka mahinaan ng loob. Ha? May maliliit ka pang anak. Ngayon, magagawa ng bahay nyo. Ha? Mayroon pa kayong CR. Itong CR na ito ay donate po ito ng... Sino ang nag-donate, Ate Erin? Mayor. Yan. Si Mayor po ang nag-donate nito. Mayor Pehe. Na nagbigay sa inyo ng CR. Akala ko... Tagal yan. Akala ko ang nagbigay niyan ay yung Ted Pailon. Hindi. Yung kabayan ni Lili Castro. Ay, Ted Pailon. Si kabayan. Lili Castro ang nagbigay. Hindi. Ha? Mayor po pala ng Lian. Ayan. So yan po mga kabayan. Ito po yung update po natin sa bahay po nila. Ayan. So manais po mabigay po ng tulong para po makaragdagang budget para sa bahay nila. At Erin, message na po sa aking Facebook page, Mastering Ring Channel po mga kabayan. Sa mga sponsor po natin, maraming salamat po sa inyo. So yan po, dito na po vlog ko. God bless po at magandang maga po sa inyo lahat.